is Wen. Welcome to my YouTube channel. So, isang mahalagang diskusyon na naman ang gagawin natin sa araw na ito. Ayan, so sa video natin ngayong araw ay share ko sa inyo yung mga best option para hindi ka mabuntis. Ayan, so kung gusto mong malaman yung mga isasuggest ko, keep on watching. So bago tayo magpatuloy sa video natin ngayong araw, please don't forget to subscribe on my YouTube channel and i-click mo na rin yung bell para lagi kang ma-notify every time na may bago akong upload. Meron din akong vlogging channel which is Teacher Wen TV kung saan inia-upload ko yung mga pang-araw-araw na nangyari sa buhay ko. So if you are interested, puntahan niyo po yung channel ko na Teacher Wen TV. Ilalagay ko po yung link sa description box below. Ayan, so salamat po sa lahat na magpupunta doon in advance. Ayan, so ano nga ba yung mga best options para hindi ka mabuntis? So, naisip ko tong content na ito kasi maraming nagme-message sa akin sa page ko na namumroblema. Kasi parang ang nangyari, hindi sila nakapag-ingat pagkatapos natatakot silang mabuntis. Alam mo yun, yung nauna na yung pakikipagtalik bago pa nag-sink in sa isip nila na maaari silang mabuntis. Ayan, so sa totoo lang kasi minsan, may mga hindi naman sa pag-aano, merong mga tao na masyadong mapupusok at nare-realize lang nila na hindi pa pala nila kaya ang responsibilidad kung kailan natapos na yung mga pangyayari na hindi dapat nila ginagawa. Ayan, at meron pa kang mga worst cases na nag-positive na sa pregnancy test tapos sa kaiinom ng pills hoping na hindi tutuloy yung kanilang pinagbubuntis. Ayan, pero sorry to say, walang magiging epekto yung pills. Kahit uminom ka pa, so kung di ako nagkakamali, basta positive yan, positive na yan. Napakadali naman para hindi ka mabuntis. Kung hindi mo talaga maiwasan ang makipagtalik, maraming paraan para hindi mabuntis yung babae. Ayan, so ngayon nga, meron akong ibibigay sa inyong mga options. Actually, apat yung option. Ayan, so number one na option natin is condom. Ayan. So, yung condom, siya ay mura at mabisa. Ayan. So, sabi rin sa na-research ko, yung condom daw ay 98% effective kung perfect ang pagkakagamit. Ayan. Kasi may tamang paggamit ng condom. Ayan. So, sa ngayon, hindi muna natin siya i-discuss. Google nyo na lang muna kung paano yung tama. Or tingnan nyo na lang dun sa pinakalalagyan. Pero may tamang paggamit ng condom. Ayan, kasi nahirapan akong i-discuss yung tamang paggamit kasi kailangan may model. Ay wala ako nung model na yon kaya mahirap i-discuss. Ayan. So kung tama yung pagkakagamit ng condom, 98% siyang effective o dalawang babae sa 100 lamang ang nabubuntis. Ayan, so medyo maliit ang chance ng pregnancy kapag gumagamit ka ng condom. Pero dahil nga walang taong perfect or kadalasan hindi perfect talaga yung pagkakagamit kasi magamit lang, hindi mo na nag-isip or hindi mo na nagbasa o hindi mo na pinag-aralan, bumababa siya ng 85%. So, 15 sa 100. So, guys, kung gagamit kayo ng condom, make sure na alam nyo yung tamang paggamit para hindi kayo makabuntis. Okay? Ang maganda pa sa condom ay safe ang condom. Kasi yung babae, wala siyang ititake na maaring magdulot ng side effects sa kanyang katawan. Ayan. So, second na option natin ay gumamit ka ng pills. Ayan. So, yung pills, kung di ako nagkakamali, kasi na-search ko na yan ang nakaraan pa, ayan, siya ay 99.7% effective kung tama ang pagkakagamit. Pero katulad rin ng condom, kung hindi tama ang paggamit mo ng pills, maaari ka rin mabuntis at bumababa rin siya ng mga nasa 80-something effectivity. Kasi meron nga kasing iba na hindi tama yung pagkakagamit, hindi tama yung pagkakainom, mali-mali ang pagkakainom, kaya nabubuntis pa rin. So kung gusto nyo malaman kung paano yung tamang pag-inom ng pills, may lalabas dyan sa taas, puntahan nyo po yan. Ayan, na-discuss ko na yan long time ago na. Pero, ayan, hindi pa rin naiiwasan na meron at meron pa rin babalik sa akin at mag-PPM, magtatanong kung paano daw ang gagawin at nagkamali na siya. Just take note guys, ha, bago kayo mag-take or mag-practice ng isang bagay, aralin nyo munang maigi. Huwag po tayong kananang-kana para
maiwasan natin yung, kumbaga, yung mga hindi natin inaasahang bagay na mangyari. So, madali lang din naman malaman kung paano ang tamang pag-inom kasi sa totoo lang, hindi naman po ibebenta ang pills na walang instruction. So, ang gagawin lang natin kung tamad po tayong manood sa mga tutorial sa YouTube, all you need to do is to read the instruction. And hindi naman kayo maliligaw sa instruction. Matuto po tayong magbasa bago tayo mag-take ng kahit ano. Kasi baka mamaya bawal pala sa iyo yung pills sinake mo, may sakit ka pala, naka-contraindicated pala yan sa sakit mo, pero tinake mo dahil hindi ka nagbabasa doon, napasama ka pa. Yes, dahil po ang pills ay hindi po 100% na safe. Yes, dahil po ang pills ay merong mga side effects at merong mga sakit na hindi tamang inuman ng pills. So the next option na pwede mong gawin kung medyo marunong kang magdisiplina sa iyong sarili or kaya niyong kontrolin ang iyong sarili ay ang rhythm or tinatawag natin na calendar method. So yung calendar method ay na-discuss ko na siya for so many times dito sa aking YouTube channel. Actually, meron na akong tatlong video about sa calendar method. Okay? So para sa discussion about the calendar method, yung manual na po ang i-discuss ko sa inyo kasi para just in case na ayaw nyong gumamit ng application o yung manual para makuha nyo agad, ilalagay ko po yung link dito sa taas. Ayan. Pero kung gusto nyo naman yung gagamit na lang kayo ng app, ayan, ilalagay ko ulit dyan sa taas. Okay? Ang maganda sa rhythm method, ito ay cheap kasi wala kang babayaran. This is totally free. Basta marunong ka magbilang, free siya. Okay. Safe siya kasi masipa pa siya sa condom kasi yung condom kahit papaano meron niyang mga fluid diyan or medyo may pampadulas yung condom. Okay? Tsaka yung pills talaga merong side effect. Ito wala talaga, safe ka talaga. Ayan. Yun nga lang, unlike sa condom at saka sa pills, ang rhythm ay 80 to 87% lang ang pagiging epektibo niya. Yes, hindi siya masyadong effective. Bakit? Kasi di ba kung mapapanood nyo dun sa video ko, ang kaya niya lang i-predict ay kung kailan yung safe days mo. Pero kung kailan ka mag-ovulate, hindi niya kayang i-predict iyon. So, paano kung napaaga ang ovulation mo? O nag-ovulate ka dun sa early time ng yung sperm cell natin, o sperm cell ng lalaki, ay tumatagal siya ng 3 to 5 days. So, once na nag-meet sila, mabubuntis ka. Kasi, hindi kasi yung kasing ovulation ng babae ay hindi same time every month. Hindi siya ganun. So, meron yung case na yung kaibigan ko na buntis siya, kung kailan nila pinractice na sexual intercourse sila ng partner niya during the safe days. Kasi hindi siya nagbubuntis daw dun sa fertility period niya. So, ang ginawa niya, dahil science teacher yon, marunong siya, alam niya yung mga ganong proseso, binaliktad niya. Dun sila nag-sexual intercourse dun sa mga panahon na siya ay safe. So, dun siya nabuntis. Ayan, so, ibig sabihin, yung kanyang nag-ovulate siya dun sa mga part na yon ng sa mga duration na yun. So, that is 80 to 87% safe lamang po. Okay, yun po. Ayan. So, ngayon, yung pang-apat, ayan. Kung ayaw mo talagang mabuntis, ayaw magkasakit, ayaw mo ano. Okay? Pang-apat is abstinence. Ayan, abstinence. Huwag kang makipagtali kung hindi ka pa handa sa responsibilidad. Especially kung ikaw ay babae, na nag-aaral pa, pinag-aaral ng magulang. Ayan. Huwag ka munang lumandi. Okay lang na medyo lumandi ka, pero know your limitation. Alamin mo kung saan ang limitasyon mo at huwag ka nang lalagpas sa limitasyon na yon. Kasi once lumagpas ka sa limitasyon na yon, masisira na ang buhay mo. Ayan, masisira na talaga ang iyong buhay at kapalaran. Ngayon, kung ikaw naman ay marami ka ng anak, tapos ayaw mong masundan, ayaw mong gamitin lahat ng contraceptive, edi abstinence, yun lang. Ayun nga lang, pag may mag-asawa na kayo, medyo mahirap yung abstinence. Kaya talagang gagamit at gagamit ka ng mga contraceptives or nung mga way para hindi ka mabuntis. Pero kung ikaw ay dalaga, ayun, Diyos ko naman, magtapos ka muna ng pag-aaral, mag-asawa ka muna bago ka magpakasasa sa mga bagay na hindi mo dapat ginagawa kapag dalaga ka. Kasi kapag nabuntis ka na, kapag nahandyan na ang responsibilidad, may isip mo lang at the end of the day, marami kang bagay na sinayang. Ayan, kasi nga hindi ka naging maingat. Ayan, so kung hindi ka pa handa, kung sa sarili mo, sa tingin mo, you're not yet ready, then
practice muna yung abstinence. Ayan, so that's all for this video. Kung meron kayong mga requests, anything na related dito sa ating YouTube channel, huwag pong kalimutang ilagay sa comment section below. See you on my next one. Bye!